And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Ang atin pong message ay about opening the heart to God. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat sa inyong mga anak na patuloy na pumupunta dito dumadalo. Salamat po sa mga bisita, sa first time, second time, at all the time nandito. Salamat po, Ama, sa inyong binigay na lugar ng pagtitipon. At nawa, buksan mo ang aming mga puso sa mga mababanggit upang kami naman ay kumilos ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming hinihingi sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. So, meron po tayong mga illustrations na ibibigay tungkol sa pagbubukas ng puso. Alam niyo po, isang malaking kontrobersya sa mga Baptist, itong topic na to. Sino ba talaga ang nagbubukas ng puso ng tao? Yung tao ba? Or yung Diyos? Sapagkat, siguro yung iba sa atin, ako po ay isa doon sa mga na-witnessan using a booklet called The Four Spiritual Laws. At doon sa Four Spiritual Laws ng Campus Crusade for Christ ay nakasulat doon yung Revelation 3:20. Doon sa Revelation 3:20, okay, ay, ano ba ito? Sige, ako na. Tingnan natin kung alin yung gumagana. Ano ba nangyari dito? Lumuluwag. Okay. Revelation 3:20. Yan. Ang sabi dyan, "Behold, I stand at the door and knock. If any man open the door, if any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him." So, para bagang ang Panginoon ay sabi nung tracks, no, nung pulyetos na yon, andito daw ang Panginoon sa labas ng puso natin. Ito yung puso natin, kumakatok. Ayan. Sabi niya, "John, papasok naman. Pwede bang pumasok dyan sa puso mo? Nandito ako." Ngayon, pagka narinig, "If any man hear my voice," pagka narinig, "Uy, may kumakatok." Kagaya dito, minsan, nandun ako, natutulog, biglang may magbebel. Ting, ting, ting. Yun pala, ice cream. Babangon ako. Wala naman kumakatok, ha. Ice cream pala. Minsan, bigla, ting, ting, ting. Pagdating ko rin, pusa pala. Okay. Lagi may false alarm eh. Pero, minsan tao talaga. So, ang Panginoon ba ay kumakatok at nagsasabi, ayun na, Revelation 3:20, "Behold, I stand at the door." Ngayon, pagka nagbabasa kasi tayo ng Bible, titingnan natin, sino kausap? Ikaw ba kausap? Kahit sino bang kausap. Sabi, "Unto the church in Laodicea." Oh. So, doon sa church ng Panginoon, sino may-ari? Panginoon. So, nasaan dapat ang may-ari? Nasa loob. Eh, bakit kumakatok? Ibig sabihin, pinalayas ang Panginoon or hindi na-recognize.
sa sarili niyang church. Nasa labas na, kumakatok. Hoy, andito ako sa labas. Sino man sa inyo dyan, marinig ako. Andito ako sa labas. Papasukin niyo ako. At if anyone hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him. So it's not talking about the heart. Although, yun ang direct meaning, no? Church ang kausap. Unto the church in Laodicea, right? Unto the angel in the church in Laodicea. Although, pwedeng i-apply. Diba? Pwedeng application na sa mga makasalanan, sa mga tao na wala kay Kristo, sa mga tao na hindi alam ang Biblia, si Kristo ay dapat papasukin nyo sa inyong puso. Pwede natin i-apply yan ng ganun. Tanggapin nyo ang Panginoon. At kapag tinanggap nyo ang Panginoon, ang sabi sa John 3:16, ang sabi sa John 3:36, ang sabi sa 1 John 5:12, He that has the Son has life. Sino man ang tumanggap sa Panginoon, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. So malinaw na merong appeal, merong mangyayaring sa pag-iisip mo na nasa labas ang Panginoon. Eh, kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan ko tanggapin yung tagapagligtas. Tapos, meron pang John 1:12. Sabi, He came unto His own, and His own received Him not. Pumunta siya doon sa kanyang mga kabayan. Yung His own countrymen, His own religion, His own fellow men na dapat kalahi niya, mga Jew. He came unto them. But what did they do to him? They receive him not. His own receive him not. Hoy, impostor ka. Hindi ka namin kilala. Hindi ka namin tatanggapin. Hindi ikaw ang misaya. No? Ikaw ay hindi totoong Kristo. Nagkukunyari ka lang. So his own receive him not. But as many as receive him. So nireject na siya. Sino man ang tumanggap sa kanya, ngayon yung receive, no, ay maraming implikasyon yan. Hindi lang yan yung pagpasok sa pinto. Kundi tinatanggap mo ba na si Kristo ang Mesiyas? Tinatanggap mo ba na siya ang inihula ng mga propeta? Tinatanggap mo ba na siya ang salita na kasama ng Panginoong Diyos mula nung umpisa, na bumaba at naging tao, at siya ang magliligtas sa iyong mga kasalanan? Tinatanggap mo ba yan? Yun ang ibig sabihin ng pagtanggap. Ang karamihan sa mga tao ngayon na mga born again, at sadly sa mga Baptist churches, ang iniisip nila, ang pagtanggap, bubuksan mo yung pinto ng puso mo, tatanggapin mo siya, papasok siya, save ka na. Hindi ganun. Hindi yun ang pagtanggap. Na parang may physical Jesus dito, no? Meron, kasi illustration niyan ganito eh. Sa four spiritual laws, ganyan eh. Yan, no? Tapos ang Panginoon nandun sa labas. Tapos ikaw na andyan, nakaupo sa trono mo. Ganyan. Revelation 3:20, tanggapin mo si Kristo. Okay. So that is illustration 1. Tinanggap mo ngayon si Kristo. Ngayon, si Kristo nakaupo na at ikaw wala na sa trono. Okay, so pinapasok mo, binuksan mo yung puso mo ngayon. Binuksan mo yung puso mo, nagdesisyon ka. Kaya nakapasok siya, nasa loob na siya ngayon, ligtas ka na. That is a physical illustration which in our minds, dahil tayo ay fallen people, akala natin ganun lang kasimple
or ganun lang ganun lang talaga ang ibig sabihin ng pagtanggap. Mali! Ang pagtanggap kay Kristo ay doktrina. Ang tinatanggap mo ay ang doktrina ni Kristo. Ano yung doktrina ni Kristo? He is God became flesh. Oh. Pag di mo tinanggap yan, kahit sabi mo pang Kristiyano ka pa at mabuti kang tao, hindi mo matanggap that Christ is God become flesh, sa impyerno ka pa din. Kagaya ni Joma Sison. Kala ba natin mga komunista lang ang mapupunta sa impyerno? Yung mga Baptist din na hindi tumatanggap na at Iglesia ni Cristo at Jehovah Witness, Mormon, lahat ng nagsasabing sila'y Kristiyano, pag hindi nila alam ito, hindi nila tinanggap ito, that Jesus Christ was with the Father, Creator with the Father, pag di mo matanggap yan, you are going to hell. Because you believe in your own invented Jesus Christ. You are believing a false Christ. And a false Christ is just as good as no Christ. So, importante po yan. Number two, that when he became a man, he died for sinners. Okay? He died for sinners of whom you are one. Okay? So, tatanggapin mo muna na ikaw, kailangan mo ng kaligtasan dahil ikaw makasalanan, ikaw mapapahamak, you are in danger. Hindi ka tatanggap ng parachute kung alam mo, ayos naman yung aeroplano. Hindi ka tatanggap ng life vest pag sumasakay ba kayong barko. Yung iba, no, may life vest agad. No? Pero hindi ka sumasakay ng barko. Tapos, dahil sobrang, ang tawag natin doon, praning, ano? Sobrang panic ka. Ang ganda-ganda ng takbo ng barko, ang ganda-ganda ng smooth sailing yung dagat, doon ka nakasakay sa lifeboat. Para safe. Ganun ba tayo sumakay sa barko? Sigurista? O, lagi ka nakahawak just in case tumunog yung ano, bek, sasakay ka kagad, ikaw na una. Hindi. Dahil wala ka lang nararamdaman na danger. Di ba? So, ba't mo kailangan ng tagapagligtas? Sapagkat alam mo, kailangan mo maligtas. Ba't mo kailangan maligtas? Dahil alam mo, ikaw ay makasalanan. You are in danger. Lahat ng makasalanan, in danger. That's why you go and look for the Savior. Look to the Savior. Look to the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. So pag hindi mo tinanggap yan, no, tumanggap ka kay Kristo, ang Kristo tinanggap mo, falsipikado. Sino yung Kristo ng Islam? Falsipikadong Kristo yon. Si Isa. No? Isa. Oh, misa, gaya spelling, Isa. Oh. Sa Arabic talaga, ang tama, Yeshua. Yan ang Arabic ng Jesus. Hindi Isa. So, dun sa pangalan pa lang, laglag na mga Muslim. Pagkatapos, yung Isa nila, hindi nila matanggap na Son of God. Tao lang, propeta lang. Tapos, hindi pa propeta sa mundo, propeta lang ng mga Hudyo. Nilimit nila ng gusto yung Jesus nila. False. Diba? Tapos, ano pa? Yung kanilang Jesus, hindi namatay. Yung kanilang Jesus, therefore, hindi namatay, hindi nabuhay muli. So, what is that? It is a fake Jesus. Kaya kahit sabihin ng Muslim, I love Jesus Christ, you are worshiping a false
Jesus Christ. Therefore, you love him to death and you will die and go to hell. Because you worship your own invented Jesus Christ. Okay, what about Jesus who is subject to his mother? Oh, isang Jesus na masunurin sa nanay. Totoong Jesus ba yun? Oh. Isang Jesus na pwedeng i-usurp ng kanyang nanay. Ito po turo sa amin. Okay? Meron langit. Okay? May purgatorio. At merong impyerno. Okay? So, tatlo. Heaven, purgatory, and hell. Okay? If you are not good enough, hindi ka masyadong mabait. Pag sobrang bait mo, dito ka. Yan, dito ka. Diyan ka pupunta. Pagka sobrang sama mo, dito ka naman. Sobrang sama, mga walang kaluluwa. Eh, walang kaluluwa, paano magkakaroon pupunta dito? Eh, walang kaluluwa. So, dalawa yan. Eh, hindi masyadong mabait. At hindi rin masyadong masama. Oh, tama, sakto lang. Ganyan. Saan ka ba? Nus-nus. Saan ka ba? Tingin mo, pag namatay ka, saan ka ba? Ganyan. Ah, dito yan. Ayan. Ah. Pupurgahin ka muna dyan. Kaya nga, purgatory. Na, purge. Ibang purgang yung sins natin. Okay? So, kailangan yung mga nasa earth, yung mga nasa middle earth, okay. Ah, yung mga nasa earth, mga buhay pa, ipagpe-pray nyo ngayon itong mga nandito. Yan. Tapos, yung prayer nyo, magli-lift sa kanya unti-unti. Pag ganun. Babawas-bawasan yung kasalanan niya para umangat siya. And later on, ganun. Ngayon, no, dito si Liguri. Ito turo ni Liguri. Yan, si Saint Liguri. Ang sabi niya, the glories of Mary in libro niyan. Glories of Mary. Okay? Actually, pinray ko pa yun eh, when I was a Catholic eh. Na save us from the fires of hell and take us to heaven. Oh Mary, Mary, you are so merciful. Save us from the fires of hell. Kay Mary kami nagpe-pray. No? Okay? Tapos, ang sabi rito, di ang Panginoon ang may control sa kingdom, di ba? Siyang pwedeng magsabi na sino pupunta sa langit. So, si Mary daw may control sa bintana. Oh. Pagka hindi ka papasukin ng anak ni Mary, bubuksan niya yung bintana para makapunta ka dun. No? Now, tawag po dyan ay, yan po ay tinuturo sa aming katekisim. Baka kayo ay sasabihin nyo, nag-iimbento lang si pastor para pasamain yung Catholic. Hindi po. Yan po talaga actual tinuturo. No? So, pagka nakapasok ka sa bintana, nakita ka ni Kristo, eh, pinapasok ka ng nanay ko eh, so okay. Gagawin natin. Di ba? Oh. So that is another Christ. That is not the Christ that we know. Di ba? Don't invent another Christ. Because kahit na anong gawin mo na kabaitan,
Eh, pero ang Kristo mo ay hindi yung tunay na Kristo. Kahit mabait ka, sa impyerno ka pa rin. Kaya maraming mababait na nandito. Wala ba kayo doon? Maraming mababait, pero dito. Mabait na Muslim, mabait na Buddhist, mabait na communist. Alam niyo, mababait ang communist. No? Yung iba, ha? Hindi yung NPA. Pero may mga member ng CPP na mababait, mga social worker, tumutulong sa mahihirap. No? So, ganyan ang sitwasyon natin. Kaya, yan ang dapat mong tanggapin. Ang tatanggapin mo, yung tunay na Kristo, no? At ang tatanggapin mo, yung tunay na ginawa ni Kristo para sa'yo. Yun ang pagtanggap kay Kristo. Yun ang pagbukas ng puso kay Kristo. Ngayon, ang sabi po dito sa Psalm 110:3. Okay. Ito tayo sa ibang verse naman ngayon. Psalm 110. Sabi ni Michael sa atin, Michael del Mundo, umawak daw tayo ng physical Bible. Huwag daw cellphone. Okay? May mga Bible dyan, baka gusto nyo. Ha? Taas nyo lang kamay nyo, may mag-aabot. 110:3. Sabi po rito, "Thy people shall be willing in the day of thy power. In the beauties of holiness from the womb of the morning, thou hast the dew of thy youth." Okay. So, ang sabi po rito, "Thy people shall be willing in the day of thy power." Anong application ng verse na yan? Anong ibig sabihin ng verse na yan? That answers the question, why did you open your heart to God? Bakit mo nabuksan ang puso mo? Bakit mo tinanggap si Kristo? Sipin nyo, ang pagtanggap kay Kristo ay hindi lamang yung pagbukas ng puso at pagsabing, "Lord, I receive you." Tapos na. Kailangan meron ka naiintindihan kung ano yung nire-receive mo. Pero, ang natural sa tao, ma-misinterpret si Kristo at ang Biblia. Natural yun. So, paano tumama yung pagkakaintindi mo na tinatanggap mo si Kristo, yung tunay na Kristo, yung tunay na ginawa ni Kristo, yung tunay na pagkatao at pagka-Diyos ni Kristo, yung tunay na efekto sa'yo kapag tinanggap mo si Kristo, at yung tunay na pagkatao mo na ikaw ay makasalanan? Paano mo na sort out 'yon para tumama ka? It is because of Psalm 110:3 says, "You are willing in the day of God's power." Binigyan ka ng Panginoon ng willingness. Binigyan ka ng Panginoon ng kaalaman, binigyan ka ng Panginoon ng desisyon para tanggapin siya. Nagkaroon ka. Kaya ka willing because you were under the power of God. See? So, Brad Louie, ka. Illustrate natin na mas maganda. Okay? So, gaganon ka. Nakaganon ka. Kasi bubuksan mo yung puso mo eh. Halika dito. Yan. So, ganito. Kunyari, ako yung force behind the decision. So, gumanon ka, Brad. Gumanon. Yan, okay? So, when it is time for him to be saved and to open his heart to God, it is actually God who opens his heart. But he thinks he is the one opening his own heart. And he don't know the invisible thing na nangyayari inside his own conscience, his own will, his own mind, his own heart,
His own volition, his decision making. Hindi niya alam yon. Iisipin niya, siya yung nagbukas. Pero deep within the purpose of God and the power of God, he was made willing. Okay, thank you. Yun yung nangyayari sa atin. Kaya kaligtas. Kaya ka nagdesisyon ng tama. Oo nga, ikaw nga, alam mo, wala namang ibang tao na pumuwersa sa'yo eh. Diba? Wala namang ibang nagdikta sa'yo, hoy, buksan mo puso mo or else. Wala namang narinig na ganun eh. Gustong-gusto mo na eh. Gusto mo nang maligtas. Gusto mo nang papasukin si Kristo sa puso mo. Tinanggap mo na siya. Walang ibang nagbigay sa'yo. Ah, ngayon, alam ko na sa mga ibang Baptist church at ibang mga churches no, na hindi Baptist, ay merong, alayad dyan, merong ibang nangyayari. Yan, ganito. Halimbawa, yung pastor nagpipreach dyan. Sabi nung pastor, tanggapin mo na si Kristo! Kailangan mo tanggapin! Kailangan maligtas! Isang oras na, wala pa rin lumalapit. Yung isang Baptist na, naawa na doon sa pastor niya, punta ka sa harap. Bakit? Sabi niya, punta ka. Liga, liga, samahan kita. Yun. Kaya na-save. Sinave nung katabi. Natulak. Oh, tama, mali. Merong mga ganyan na Baptist. At hindi lang Baptist, Methodist, no? Mga evangelist, pagka may krusada, eh gusto natin result eh. Gusto natin eh marami. Tapos ilalagay sa newsletter. 100 ang naligtas dahil sa preaching ni Evangelist Almeda. Di ba? Ang ganda nung report. Pero mga yung iba natulak. Yung iba naman, kaya mabilis pumunta ron kasi may grocery doon na ipamimigay. Ay nakita ko 'yan sa Rizal sa Luneta ano sa ano 'yan? Luneta Park doon sa grandstand. No? Pag nag-forward ka, ah, pipirma ka. Pagka-pirma mo nung card na ikaw ay ligtas na, doon sa kabilang side, andun na yung mga grocery pinamimigay. Pagkatapos nun, sakay ka na sa bus, uwi na kayo. Oh, isipin nyo, mga evangelist na dahil sa report, gagawa ng kalokohan para sa preaching at kunyari evangelistic. Tapos, ire-report nila sa kanilang mga bulletin. Hmm. So, yun po, no? Hindi totoo yun. Kasi, natulak, na maling doktrina, dahil sa grocery. Oh. So, hindi po yun. Pero, ano yung totoo? Ang totoo is when you open your heart, ako po, ang ginawa sa akin ng Panginoon, ilang beses na ako nakarinig ng preaching. Tapos, ilang beses na ako nag-pray. Pero walang effect sa buhay. But alone in my room, mag-isa ako, doon kumilos ang Panginoon. Doon ko naintindihan kung ano talaga ang mensahe niya para sa akin. At tinanggap ko siya sa tunay na paraan dahil kilala ko siya at tinatanggap ko siya bilang tagapagligtas. Ako mag-isa. Walang tumulak, walang nag-impluensya, walang nagsalita ng mga promises na kung ano-ano, kundi Panginoon lang, me and the Lord. That is what happened. That is God's power. He made me willing. Amen. Because He was powerful in my heart. Yes. Now, in Luke 24, ito pa, isang illustration. Luke 24:45. Puro illustration ito. Oh. Sabi po sa Luke 24:45,
Then open he their understanding that they might understand the scriptures. By default, we cannot understand the scriptures. Kahit na meron tayong, itong mga tao na to, na binuksan ng Panginoon ng kanilang pagkakaunawa, ha? Itong mga tao na to had been with Jesus. Nakita nila yung miracles. Nakita nila yung preach, narinig nila yung preaching ng Panginoon. See? They were with Christ. And yet, it takes the power of God to open their understanding that they might understand the scriptures. By default, we are ignorant of the scriptures. By default, kahit na itong preaching na to, pagka umuwi na tayo, sasabihin natin, anong nakita nyo, anong narinig ninyo? Meron bang epekto sa puso mo? Pareho lang naman nun sa amin. Yun ang sasabihin ng iba sa atin na nakikinig ngayon. Diba? Eh, ilang beses na yan. No? So, 11:30 na. I've been preaching for 30 minutes. Meron na bang epekto sa puso natin? Meron na ba tayong nagbago na ba yung isip natin sa dati nating alam at ngayon iba na? Praise God for those whose heart the Lord opened. It's only by the grace of God that He will open your understanding that you might understand this preaching. Pag hindi kumilos ang Panginoon, pag tinanong ka, anong epekto sa'yo? Pareho lang. Pareho lang naman ang reliyon eh. Iisa lang naman ang Diyos eh. Lahat naman tayo papunta sa Kanya eh. Laglag na comment yan. No? That means useless. That means di ka na babalik. Kasi pareho lang pala eh. Oh. Matenda ako na, bibilangin pa ako, yung iba, bibilangan pa ako. Matenda ako ng born again, iglesia, Jehovah Witness, Mormon, Muslim. Pareho lang. Wala siya nakitang pagkakaiba. Ano? See? So, hindi po pare-pareho. Sorry to tell you, mga kaibigan, huwag niyo pong sabihin yan. Kasi that means you did not understand and God did not open your understanding. That is plainly speaking. No? Pagkaya ng opinion mo after listening to this preaching, that means God did not open your understanding. Hindi niyo nakita yung pagkakaiba eh. Puti at saka itim eh. Sasabihin mo, pareho lang na blue. No? Pinakitaan ka ng puti at saka itim. Hindi ka pwede sa imprenta. No? Oh, ano ba? Ano itong kulay? Blue. Ito. Dark blue. Hindi, itim tsaka puti eh. Okay? So, Luke 24:45 is a very important verse that Christ must open our understanding so that we will understand the scriptures. Yan ay kapangyarihan ng Diyos. Hindi ang kapangyarihan ng preacher. Walang pastor na may kapangyarihan na magbukas ng ating pagkakaintindi. Kahit gaano kagaling, kahit doctorate. No? Kahit na 50 years na sa ministry. Actually, it is a wrong approach and it denigrates the dignity of the pastor to say, paniwalaan niyo ako! 40 taon na ako nagpipreach! Pakialam ko sa 40 taon mo. Eh, merong 50 taon na nag-preach. Si Noah nga, 120 eh. 8 lang naniwala, pamilya pa niya. No? Kumbaga si Brother Jess ay magpipreach eh, tapos puro De La Cruz lang naniwala. Pamilya niya lang. No?
Tapos yung iba eh, wala, hindi yan. You see? See, anong, kita mo yun, ano? At yung kanyang preaching, napaka-importante. Life and death. Eh, walo lang sila. Pito lang naniwala pala. Eh, siya, siguro, naniwala rin siya sa preaching niya. No? So, only 8 souls were saved. Wala po yan sa patagalan sa ministry. Wala po yan sa padamihan ng doctorate degree. Yan po ay nasa Panginoong Diyos na nagbubukas ng puso. Yun po. Pag di binuksan ng puso nyo yan sa mga sa mensahe na pinipreach natin, useless po yung message. Only God can open your heart. It is God who teaches us. Tingnan po nyo yung John chapter 6 verse 44. Very important. Basahin nito nyo with your own eyes. And always look at this because ito po ay nakaka-offend na verse. No, John 6:44. No man can come to me. Hindi kayo makakalapit kay Kristo. Ha? Hindi nyo maintindihan ang preaching, hindi nyo maintindihan Jesus Christ. No man can come to me. Yan ang sabi niya. Oh. Except, ay may exception. John 6:44. Except the Father which has sent me, draw him, and I will raise him up at the last day. So how does God the Father draw us to Christ? Ayun ang susunod na verse, 45. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Everyone therefore that hath heard and hath learned of the Father cometh unto me. So, it is, pag sinabing draw, ganito yon. Ito yung deep well. Okay? Ito yung tubig. Okay? Tapos, ito yung umiigib na tao. Okay? Pagkatapos, meron siyang, siyempreng, pang-igib. Yan. Naalala ko noon eh, nung pumunta ako sa Torrijos, no? Eh, ganyan. May malaki doon. Malaki. Kasi 5 tao, luhulog, pwedeng mahulog. Kasi kalabaw, no? Tapos meron kang isang timba. Ihulog mo ron. Ganun mo. Oh. Tapos pagka narinig mo na yun, sabihin, sumayad na sa tubig. Ganun ka ng konti. Tapos hihilahin mo na yun. Yan. Oh, lalagay mo rin sa another timba. Tapos, nadali mo rin sa stock ng tubig. Yun. Sa tapayan. O doon, pwede mong inumin yun, o panligo, o whatever. Ganun noon, nung wala pang Maynilad. No? Dito, ang daming deep well dito, pero ngayon, wala na. Yung ito, itong BP water, yung deep well Tagaling. Yung ginagamit natin tubig dito, hindi ito Maynilad, BP water, galing sa deep well. Kami rin, may deep well sa Las Piñas dati. No? So, yan ang tawag po dyan ay draw. Hindi yung drawing, ganun. Unless the Father draw him. Means, andito ka sa sobrang lalim na kamangmangan. Malalim ang kamangmangan ng tao. Malalim ang kasalanan ng tao. Binubulag tayo ng ating laman. Yung gusto ng laman natin, yung pita ng laman. Ano ang gusto natin? Matulog. Magpahinga. Maglaro. No?
magpunta sa mga pasyalan, sa mall. Kumain at magsaya. Yan ang gusto natin. Kaya pag sinabi, punta ka sa church, merong yung iba, no? Pag hindi pa kinikilos ang Panginoon ng puso mo, merong sabi, church, busy ako eh. Yun, ang papasok sa isip mo, gagawa ka ng dahilan para hindi naman sabing ayoko. 'Di ba? Masama yung salitang ayoko eh. So para hindi kayo magkahiyaan dahil may relationship kayong maganda, wag mo sabihin ayoko diyan. Pag paisip mo sa kanya na gusto mo sana, kaya lang busy ka. 'Yun. Meron akong lakad, sayang. Yan, yung mga ganun, no? Sinungaling! Sinungaling yung mga yan. So, nandun ka sa sitwasyon na ganun. Lubog ka sa kasinungalingan, sa kamunduhan, sa pagiging makasarili. Kaya, ngayon, may imbitasyon ka. Pumunta ka, lumapit ka kay Kristo para ikaw ay maligtas. Ang sabi ni Kristo, dahil alam niya ang puso ng tao, walang lalapit sa akin maliban ang Ama ay hilahin siya at ilapit. Now, that is a illustration. Kasi hindi naman tayo talaga iniigib ng Ama. Pero ganung katindi ang kapangyarihan para mawala yung pagbulag sa iyo. God, the Lord here is talking about what it takes parang isang tao ay umahon mula sa kamangmangan papunta sa karunungan na kanyang ikakaligtas. Pero ito yung procedure, ito. Sa verse 45. Sabi niya, they shall be all taught of God. John 6:45. So ito pala, ang ibig sabihin ng pag-igib na yan, ganito pala yon. Ito yung mind mo, okay? Ito yung heart mo, and this is your soul. Okay? The soul composed of the mind and your heart. So, they shall be all taught of God. Pag ikaw ay sa panahon ng power of God, you will be made willing. What will happen? God, the Father, will teach you. Tuturuan ka ng Diyos. At yan po, invisible yan. Habang, kagaya ngayon, nagtuturo ako, di ba? Hindi naman ako Diyos. Nagtuturo ako. Habang nagtuturo ako, ang Panginoon, kumikilos din, nagtuturo din siya. So, yung tinuturo ng Panginoon Diyos, hindi natin naririnig yun. Kasi direkta sa kaluluwa yun. Ako, nagtuturo, hanggang tenga lang ako. Hanggang dyan lang. Pagka yung tinuro ko, pumasok sa tenga mo, umabot sa puso mo, umabot sa utak mo, Diyos na ang may kapangyarihan nun. Hindi na ako yun. Pag naintindihan mo, bumukas ang puso mo at sinabi mong, tama! Panginoon yun. That is the Lord opening the heart. That is the Lord opening the understanding. Kaya kapag sinabi mong, Pastor, ang galing niyo po magpaliwanag. Oh no! It's not me. It's God. All glory to God. May nagsabi sa akin, Pastor, you are a great preacher. Oh no! All glory to God. Don't tell me about greatness. I'm not great. Bobo po tayo. Wala po tayong sinabi. Pero pag kumilos ang Panginoon, matututo ka. Kasi Christ is our great teacher.
they shall be all taught of God. Every man, therefore, that had heard. Now, that hearing, you can hear God, but you cannot use the ear to hear God. That there was a time when God himself has a voice from heaven. Panahon natin ngayon, no? Every man that hears or that has heard and has learned of the Father cometh unto me. So, itong drawing na to, itong paghila na to, ibig sabihin niyan ay pupunta ang Panginoon sa isip mo at sa puso mo, sa kaluluwa mo, tuturuan ka, at pag natuto ka, pupunta ka kay Kristo. So, ang tamang malalaman mo na Diyos ang nagturo sa'yo dahil ang epekto nun, pupunta ka kay Kristo. Hindi kay Mary. Hindi sa church. Pagka ang napuntahan mo para maligtas ka ay church. Hindi ang ama nagturo nun. Si Manalo nagturo nun. Diba? Kasi sa kanya, sabi niya, ako ang pinto. Sino man ang pumasok sa akin ay maliligtas. Sino ang pinto? Si Kristo. Ano ang katawan ni Kristo? Iglesia ni Kristo. Ang pumasok sa iglesia, ligtas. O, kaya lahat ng pumasok, akala nila naligtas sila. So, ang kaligtasan nila nasa iglesia. Sino nagturo nun? Hindi ama. Si Manalo nagturo nun. Pero ang tunay na turo ng ama, pag ikaw ay tinuruan at pumasok sa isip mo at sa puso mo, lalapit ka kay Kristo mismo. Amen. Hindi sa church, hindi sa pastor. Hindi sa tubig ng bautismo. Ha? At hindi sa kay Mary. Hindi yan. Jesus Christ himself. Sabi niya, you will come to me. Sabi niya. Every man therefore that has heard and learned of the Father comes unto me. So you must go to Christ. And marami pang verse to, pero dito na tayo sa hulihan. Two more verses. Ephesians 1:18-19. Ephesians 1:18-19. Tulungan niyo po yung iba na hindi makapunta doon na mabilis. Para tayo lahat ay nasa tamang talata. Sabi po dito, sa 18, the eyes of your understanding being enlightened. Now, ang mata natin, ang understanding natin ay inihalin tulad sa isang mata. Okay? At ang mata natin, kagaya ng mata natin na lumalabo, nagkakaroon ng katarata, nagkakaroon ng glaucoma, at iba-iba pang mga sakit, ay kailangan ng ilaw, ng liwanag. Ang sabi po rito, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power to us who believe according to the working of his mighty power. So ano po ang sinasabi rito? Ang sinasabi rito, tayo ay merong power na kumikilos. Basahin natin ulit verse 19. What is the exceeding greatness of his power to us who believe according to the working of his mighty power? Bakit ka sumampalataya kay Kristo? According to the working of his mighty power. The power of God was mighty.
in your soul. That is why you were enlightened. Now, what is enlightening? No? Pagka pinatay na, pakipatay nga ang dalawang ilaw na yan. Ito. Yan, dalawa. Yan. Okay? Hindi ko na mabasa. Malabo mata ko. Okay? So, saan mo na? Yun. Parang sinabi ng Panginoon during, in the beginning, let there be light. And there was light. That is the same creative power na ginagawa ng Panginoon sa puso ng bawat isang maliligtas. Let there be light! And naintindihan mo na. You are enlightened. Not unless God commands the light to shine out from darkness, you will not receive the truth. Hindi mo makukuha. Kahit na dalawang oras ako mag-preach, tatlong oras, kahit one-on-one, kahit lima kami, mag-isa ka lang. No? Hindi, tanggapin mo ang Panginoon. Oo nga, tanggapin mo. O sige na, ayun na. Inano ka na. Ang tawag doon, kuyog. No? Kinuyog ka na. Wala, hindi ka convinced. Hindi mo makuha. Maaari sabihin mo, sige na nga. Pag uwi mo, ah, naloko ko sila. Kala nila tumanggap ako. Diba? So, wala eh. Dito, marami nang tumanggap. After a few months, missing in action na. Diba? Hindi kaya eh. Hindi niya kaya mag-fake ng matagal eh. Ang fake, pag namemeke ka ng salvation, ha? Mahalata mo yung sarili mo, hindi ko gusto tong buhay na to. Ayoko nito. Ba't ba napasok-pasok ko to? Lalantad di sa sarili mo na niloloko mo yung sarili mo sa pagkukunyaring baptis eh. Kaya, hindi ka tatagal. Hmm? Pero yung iba, sasabihin, napaka-stricto nyo naman. Ha? So, nung pinapainom si brother dyan nung ala kahapon eh. Sabi niya, Pastor, pwede ba to? Di ba? Eh, yung iba eh, pag hindi ka converted eh, uy, ubus! Isa pa. Di ba? Eh, ba't meron siyang ganun? Pwede ba to? Sabi ko, konti lang! Di ba? Tapos si Jerome, pag! Hindi kami ganyan. Baptist kami. Yes, amen. Di ba? So, saan galing yun? They were taught of God. They know who they are. They're not the same as those people who are unsaved, who will grab every opportunity of worldliness and fleshliness. Oh. So, kikita natin, ano? That is God's work in our hearts. Kaya tayo ganun. So, ito po, no? That is the working of His mighty power. Hindi naman ako nang babawal, ha? Nagbawal ba ako? Sinabi ko ba kay Ren, oy, bawal to, ha? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Sabi ko lang, wag yung garter. Pero, kung ginawa nila yun, hindi naman ako mag-walk out. At di ko naman ngayon ipupulpit sila. No? Di naman. Pero, nasa sa puso nila yun eh. Na hindi tama eh. Kaya po, ganun tayo. So, that is the working of His mighty power. So, balik tayo sa Acts 16:14. Dahil ang tanong natin ngayon, was your heart opened to Christ or is it still closed? What is the status of your heart? Ano ang estado ng puso mo ngayon? Binuksan mo na ba? Binuksan mo na ba ang puso mo kay Kristo?
o sarado pa din? Ayon sa Acts 16:14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened. So ito yung evidence na ang isang tao ay binuksan na niya ang puso niya at ang nagbukas ng puso niya ay ang Diyos. Lydia, whose heart the Lord opened, she attended unto the things which were spoken of Paul. Paano mo malalaman kung nabuksan na ang puso mo sa Panginoon? Meron ka ng attendance. Meron ka ng seriousness sa kay Kristo. Hindi yung nakikimimik ka lang. May nag-amen dito. Uy, nag-amen sila. Makiki-amen ako para di ako halata. Amen! Yun, tag doon, mimik. Gaya-gaya ka lang. No? Totoong galing sa puso mo pag nag-amen ka. Totoong galing sa puso mo pagka ngumingiti ka dahil merong kumausap sa puso mo na ang Panginoon. Bumabalik ka, ang motibo mo, the Lord, hindi yung pagkain or ibang tao dito or business. No? Kaya ka balik ng balik pala kasi kukumbinsihin mo kami, open-minded ba kayo? May purpose ka palang ganun. No? Na pagka panglimang attend mo, sasabihin mo na, Pastor, pwede po bang mag-present ng aming produkto? Yung pala yun. You see? Iba-iba motibo ng tao eh. Pero ang tunay na motibo na galing sa Panginoong Diyos is natutuwa ka sa mensahe ng Panginoon. Nakakausap ka ng Diyos pag puma-attend ka rito. Nagkakaroon ka ng growth in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yun ang nangyayari sa iyo. And there are life changes that happens because you heard the truth. So, Lydia's heart was open, and the evidence that Lydia's heart was opened by God himself, she attended unto the things which were spoken of Paul. Yung mga turo ni Paul may dating kay Lydia. Tinulungan niya ni Lydia ngayon si Paul sa mga bagay na kailangan ni Paul. Meron siyang concern sa ministry. Diba? And it is a genuine concern. Gusto niyang magpatuloy si Paul. Ano ang hindi genuine? Yung a-attend ka lang, wala ka pakialam kung ano nangyari. For the sake of attendance lang. For the sake of your friend. No? May mga tao nga eh, na umattend, tapos, napagbigyan na kita, hindi na babalik. Nga, napagbigyan. O umattend. Tapos, wala siyang nakitang, wala siyang napala. O sige. Hap. Hanggang nakakita siya ng guba, ganun. Yun, dito, enjoy dito. Okay dito. Meron pang usok. Meron pang gumawa ganun. Oy, dito na ako. Yun, kasi gusto mo yung ganun. May umatay sa atin sa Riyadh eh. Ha? Sabi ko, Brad, kailan ka babalik? Sabi, pasensya na, Pastor, hindi ko feel ang worship nyo eh. Ah, feel? Bakit? Kailangan may feel? May feelings. Kailangan na ganun siya. Yun ang feel. So, si Lydia, binuksan ng Panginoon ang puso niya at therefore, binuksan niya ang puso niya. At ang nangyari, bukas ang puso niya kay Paul sa ministry. Ano mangyari sa atin? Kung talagang kumilos na ang Panginoon sa ating puso at tayo ay tumanggap na kay Kristo, hindi doon natatapos yon sa kaligtasan. Pagligtas ka na, babalik ka, maghahanap ka pa ng more of Christ. Amen.
Maghahanap ka pa ng participation to the things of Christ. At maghahanap ka pa ng growth in the knowledge of Christ. And you will be one of us who spread the good news, the gospel of Jesus Christ. You will care for the church. You will care for the brethren. You will love the brethren. And you will keep coming back for more. Amen. That is the effect sa kay Lydia. And that will be the effect sa inyo. And for all of us, I think there is an evidence that we have achieved this because of God. To God be alone the glory. Tayo po tumayo.